Okay guys, so yeah, ngayon guys, mag-react kami sa pakinabang na naman. Kasi guys, sabi ni ate may connect daw. Try namin din guys. Tapos may nag-request guys na ano daw, yung Zibiana ni Skastakli na naka-live siya. Request daw na mag-react kami doon. Tapos yeah, try namin guys kasi super busy talaga guys. Ngayon lang kami hindi busy. Kasalukuyan nagdadalamhati ang grupong X Battalion dito sa memorable de Condesa, Manila. Baka sa kanila mga mukha ang labis na kalungkutan. Ang tanong, ito na ba ang katapusan ng X Battalion? Dito nagsimula guys na maganda ng music video nila. Ay lang gusuot no, ang kanilang suot no, parang binalik lang nila sa year eh. Di ba? Kada, yung tuxedo nila na part, parang binalik lang nila guys. Nabang! Ilang views to? Oh! 39 million views? Magto 2 years. Kapag kinahan ka, hindi na naka-hype guys, hindi na nakaka-hype kasi wala, ilang beses ka ito na paulit-ulit guys. Ano bang pag-is? Oh! Ayun, eto! Eto, parang may ko, di ba? Sali, oo, di ba? Sa libingan din. Ay, di ka na. Kailangan nun. Oh, pakinabang nun. Di ko na. Pero ang lyrics talaga, Tino, relate na relate talaga yung lyrics. Guys, alam nyo ba guys, itong lyrics guys, relate kami dito guys, sa family namin. Sobra guys, talagang mean. Kahit sa mga barkada ko guys, oo, may talagang relate talaga. Hindi ko na i-explain guys, kasi gets nyo yun, pero relate talaga ako. Wala akong pakinabang. Pero sa chorus na part, ito yung ano, issue nila ay Idolas Alas. Parang sa chorus dyan, oo. Pero sa verses nila, parang iba-iba na. Parang ibang pinatama. Hindi talaga sila direkta talaga. Pero sa chorus, parang dun, kaya Idolas Alas talaga na issue. I think the whole management. Oo, hindi lang sa kanya, no? Lahat ng oo. Mga tao na nag-take advantage. Siguro ano, siguro nasabi nila ito kasi pag may project sila na ginawa, tapos pagkaano sa pera, konti lang nakuha nila. Siguro naiisip nila na mas marami pa kaming kita sa kami-kami lang kaysa ngayon, di ba? Madami na silang trabaho, tapos konti lang ang kinita. Hindi tulad dati na chill lang, tapos marami pang pera. Parang ganun sila dati, oo. Yun ang hirap guys pagka may manager. Parang pag may manager ka kasi, advantage din pag may manager, ano, wala ka nang gagawin, pupunta ka na lang talaga sa event. Oh, so, sila, sa venue sila, na, ano, sila, venue. Mag-ready ka na lang, no? Sila na magsabi kung schedule, ganun. Pero yun nga, pagka timing na yung manager mo is magte-take advantage sa'yo, tapos hindi fair play yung pagmamanage sa'yo, dun na yun. Pero hindi na talaga natin alam guys kung anong issue nila sa tungkol dun. Pero opinion namin guys, sa opinion namin, parang yun, no? Diba? Parang yun. But for me, I'm always on the side talaga sa artist. From the word itself, manager, management, you're just there to manage. Huwag mong pagkapirahan lang yung artist. Dapat tingnan mo yung well-being ng artist mo. And laganap yan eh, hindi lang sa Philippines, kundi all over the world. Maraming artist na pinipirahan. So, mas okay talaga na kung wala kang manager. Mm-hmm. Pero may iba kasing artist guys na hindi nila kaya ng walang manager. Hindi sila marunong makipag-negotiate. Oo. Yeah. Doon kasi, sa pakikipag-usap. Marketing. Market. Very important. Mm-hmm. MC Ren! Pakinabang. Talagang relief talaga guys. Pakinabang.
Ito, relate talaga yung mga pag may classmate ka, uso to sa mga classmate, yung mga classmate, maraming ganito, guys. Bakit ma ako zero na? Diba? Pag walang pera, wala na. Pag meron, andyan yan. Magsasabi yan ng maganda na maano ka. Pag meron ka, pag wala na, wala. Babay na yan, min. Oh. Woo! Very relevant nowadays. Mm-mm. Ano, wala kang pakinabang. Sa mata ng nakinabang. Eh, itong camera, parang ano din to eh. Parang may connect din. So, paano ba natin to i-connect? Sa yearly. O na marangya. Ang buhay mga kasama magsaya. Nangako kung maghirap ay hindi mawawala. I think ano isa din sa message ito kasi napapansin niyo pag yung tao namatay magsisilabasan yung magagandang yan no hala ang bait niyan hala kaibigan ko yan parang affected lahat lalo na pag artista biglang idol nila kasi namatay marami ganun so it's sa atin sama may meron akong nakikitang ganyan guys kasi sa mga normal lang tao hindi mga artista. Okay yung verse dito ni King Badger pero yung flow niya medyo ano medyo ko lang pero okay yung verse guys okay atip na kansong oh nang kilig niya nang bisibo ng tropa mo nang mawala eto guys tropa guys talagang totoo to min. Babatiin ka kahit hindi kilala. Totoo talaga yan guys. Yung GMA, this is na di ba lumapit sa kanila pag kasikat na. Pero, but it's, I think it's normal naman talaga kasi di ka naman talaga lalapitan ng kung wala kang talent. Kung hindi ka pa, hindi ka kasikat. I think I understand that part. But, they win-win situation pa rin kasi. What I mean kasi parang agad parang pinagpiperahan sila dahil sikat. But as pag dumating sa point na maraming nag-hate or lumalaos, walang ginagawa yung management para i-up ulit yung artist. Maraming ganyan. Like kunwari pag na na-scandalo na yung artist, parang hugas kamay yung management. Hindi na sila tulong. Instead, dapat yun yung part ng trabaho ng manager or management is to protect the artist. Mm-hmm. Wala nang ganun. Okay, napakinabangan na yun. Then, diba pero ano rin, diba, pagka para tulad niyan, naano sila sa GMA, naano sila doon, na-invite sila. So, parang nakatulong din sa kanila na mas mapasikat sila, mas maano sila. Kasi yes. Nasa television, di ba? Pero nabuso siguro guys, sobrang abuso siguro. It all comes down to money talaga. Oo. Ayan, ito oh, biglang nawala yung tropa nila. Mga member nila, biglang nawawala. Kasi sa picture talaga ng X-Battalion guys, sobrang dami nila. Maybe. Tapos dito, yun nga yung sabi ko sa'yo, baka may mga traidura na. Oo, oh, kasi dito oh, sa music video, biglang nawala sila. Ito, iba yung, yan, bakit clown yun? No, ano kaya no? Tinuturuan kahit inaapin ng lubos. Kung sa mga gusto nila na mangyari iba ang iyong kutob, hindi ka pwedeng umangat kahit pabanalabag sa iyong loob. Kasi kahit pa ikaw ay mapahos, o kahit pa ikaw ay mamalas, kailangan lang na sumunod, wala kong karapat na sumabat. Lalo na matanggat, di kay mabigat, nakita nila na ikaw ay nakaangat, hindi ka nila... Ano ibig sabihin yan? Pang demonyo yung style dito ah. Pero nag-level up talaga yung music video nila, no? Every time na mag-upload sila ng music video. Ah.
Dito talaga si Plouji, man. Sobrang lupit talaga ni Plouji dito, man. Eto, is Casta Clip! Fun! Fun girl! Mm-hmm. Parang ano talaga siya? Parang i-review mo yung music video ng ano, Yearly. May pagka ano talaga, parang counterpart. Parang sila ang alternate universe. Tingnan niyo dito. Ah, may kaso pa ba? Saan pupunta? See? Nasa lamesa siya and then nandun siya. Sa Yearly. Yearly. Lamesa pa rin na nakaupo siya. Pero may isang tao. Parang ganun. It's like an alternate universe. Somehow connected sila. Siguro? But I can't figure it out how. Ako nga, hindi ko maano. Siguro walang kunik talaga, tapos... I think it's just aesthetic lang talaga. Hindi. Sabi ni, ano, sabi ni sa director nila, may meaning talaga. Lahat may meaning talaga. Lahat ng nasa music video. I think alternate universe talaga siya. And then, the fact na parang may nililibing sila dito. And then, yung Yearly, meron silang somehow, yung coffin. Parang ganun. Siguro sila yung namatay tapos nabuhay sila sa Yuri parang yeah. Di ba? Oh! Daming rason ayun mo kaya mag-ingat kayo men. Oh, ako yan. Madali akong makisama, guys. Dali akong mabola ng mga tao talaga. Kasi guys, ako, mabait talaga ako. Sa, we are ano, different friendly. Kasi ako, intimidating ako in person. Oh, ako, guys. Kumausap sa akin. Guys, madami akong kaibigan, guys. Sabihin mo sa atin, madami akong kaibigan. Madali. I think approachable kasi siya. Friendly ako. Tapos, marami din akong friend na ito. I think all around. Totoo, naiisa ka na nga ako eh. Pero hindi masyado malaki issue. Oh, sila talaga dalawagin. Kasi guys, si Skastakli, tsaka si Plouji, bata pa lang sila, sabay silang nangarap sa pagra-rap. Oh, sabay sila. Tropa na yan dati. Tapos si Plouji, hindi pa siya, wala siyang grupo. Tapos wala siyang, studio para makapag-record. Wala. Si Skastakli lang meron nun. May, ano siya, kasi may grupo siya eh. Kaya nakabuo si Skastakli ng mga music dati. Si Dogs, yun nga. Tapos si Boss One dito, sila talaga tatlo. Kasi sila nga ligi ng X-Battalion. Parang sila talaga ang pundasyon sa X-Battalion, guys. Founders. Founder sila. Si Boss One talaga. Tapos si Plouji yun. Tapos bilib ko ako sa kanila, no? Hindi talaga sila nag-away-away, no? I think meron talaga yan. I think meron talagang issue. Mga riffs or something. But, how do I say this in Tagalog? Parang, professionalism pa rin. Parang at the end of the day, kasi kapag, iba talaga kasi yung friendship nabubuo kapag sabay kayong nangarap and then it turned out well. Tapos di, kasi siguro sa pagdating sa, kasi guys, pag ganitong grupo-grupo, ang pag-awayan dito, hindi yung fame, hindi yung magaling ka or magaling ganyan, hindi. Ang pag-awayan dito, pera talaga. I think nasa... Pera talaga, oo. Tapos siguro na pag... Siguro, fair talaga siya. Fair lang yun. But we don't know. Maybe 5 years from now, bigla na lang. Hindi natin alam! Ganun pala yun. Di ba? May issue ngayon ng mga ano, guys. But so far, sa nakikita ko, parang hindi. Kasi the more na, parang blessing na lang din yung hate sa kanila. Kasi the more na maraming nag-hate, I think yun yung nag-push na mas sinisikap nila. Kasi ngayon, sa pag-vlog, si Skastakli, tsaka si Plouji, lagi nang sasama. Si Brand, si King B at si MC Ren, sama sila sa isang bahay. Tapos eto si, ano, si Papi at saka si Boss One. Laging ano din, parang paano sila guys, sa vlog guys. Makita ko sa vlog, parang may ano talaga sila. Kaya mas maganda talaga pag ano, independent artist na kayo. Kasi makakapag-decide talaga kayo ng kayo lang. Maganda sila, pero dahil at first, hati sila lahat.
banda sila, 5 members in a band. Kaso, dumating sa point na mas yung vocalist talaga yung sikat. Sikat, tapos siya yung mas nakaka, parang nakaka-push ng sales nila and sumisikat talaga yung band dahil sa kanya. And then, syempre, yung company or yung management na nag-handle sa kanila, mas sasabihin nila na, ay, mas malaki yung half party mo dito kasi mas masikat ka naman. But, if you're in an independent, sila, hindi na nila kontrolado yun kasi diba artist lang sila, management, sila yung masusunod. So, nag-sign ka ng contract. But, if you are in an independent setting, may kakayahan kayong magsabihin talaga na, uy, hati talaga tayo nito. Because, kahit naman sabihin nyo na, ah, masikat si Skasta, masikat si Flo D, still, grupo sila. Oo, so, at the end of the tapos, day, hatian. Hatian. Fairly. Tapos nga guys, no, diba, isipin nyo guys, si Flo G tsaka si Skasta Play, pwede na silang mag-solo artist guys, kasi I think nasa ano din yan, utang na loob. Utang na loob talaga yan. Loyalty. Loyalty talaga. It's very important. Silang lahat, kasi may XB na natato, nagpatato na X na logo. Like, fine, okay. Or family, family na talaga ang ano nila, Torin guys, hindi na ano, hindi na sa career, hindi na para sa pera. And guys, again, ulit-ulitin ko talaga to, music is still product. Produkto pa rin talaga yung music. At the end of the day, kahit sobrang okay, you tapos have the talent na. Tapos, ito lang siguro, te. Kaya hindi nila maiwan-iwan yung grupo. Kasi, sila kasi lahat nagbuo ng music eh. Yeah. Parang hindi nila kaya bumuo ng music ng ganyan ka, ano, ganyan kaganda kung without, sila lang mag-isa. Yes. Kaya sinasabi ko palagi nga, okay, fine, you have the talent, you have the means, nasa iyo na lahat yung ano, ako lang na lang is yung marketing. Mm-hmm. And sure ka ba na ikaw as a talented person, alam mo i-market yung self mo? Eh, yun na yung ipupuno na isang member. Kasi, and as a group, I think they shine most or they will shine more if they were a group rather than iisa-isa sila. Kasi sabi ni ano eh, sabi ni Skastak niya mismo, ang pagka naggawa daw sila ng kanta daw, si Boss One at si Skastak Play talaga yung una na magtutono, ano, ganun talaga silang magkukoros una. Kaya yun, tapos sharing sila ng ideas. At yun. Yes. Itong inilabas ng guys. Gigi Mundao! Ano yung ganyan? Pera? Money? Nananag yung ganyan. Ano ba? Dalawa lang. Artista ko talaga kayo. Ko, ano? Huwag pa kayo sa arte. Kailangan nyo naman. Oo, oh, dito. Parang lang natin itong ginagawa eh. Crying lady, kulang ka pa sa iyak. Dapat may emosyon pa. Kailangan tabihan. Pinagalitan siguro sila guys sa mga taga-shooting nila, no? Kaya bakit ina-ano nila dito sa music video? Pwede namang wala to eh. But yeah, diba? Again, artist kasi sila. Baka, ganun talaga kapag pumasok ka ng mga ABS or GMA, kahit singer ka, nagiging artista ka talaga. Para ipakita natin naman yung talaga. So yeah guys, okay. That's all guys, no? Thank you for watching guys. Please subscribe. Yeah, nga ba? Peace!